We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Sa akin talaga, bawal na bawal po yung magjo-duty na nakainom. Exclusive, 6 na traffic enforcer sa Mangaldan, Pangasinan. Sinibak dahil lasing daw na pumapasok sa trabaho. 3 sakay ng tricycle, patay matapos ma-aksidente sa Binalonan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Antas ng tubig sa ilang water reservoir sa Baguio City, patuloy ang pagbaba. At ngayong mainit ang panahon, paano mo nga ba malalamigin ang mainit na ulo ng jowa mo? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasantos yang aram na imbaga Malembaya pagat panapon Kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga Kapuso, sinibak sa trabaho ang 6 na traffic enforcer sa Mangaldan, Pangasinan dahil lasing daw na pumapasok sa kanilang trabaho. Narito ang exclusive report ni Jasmine Gabriel Galban. Mula sa 55 traffic enforcer ng Public Order and Safety Office o POSO sa Mangaldan, Pangasinan, 49 na lang ngayon. Sinibak sa trabaho ang 6 na enforcer dahil sa low performance. Kabilang dito ang pagpasok sa trabaho ng lasing. Bawal na bawal po yung magjo-duty na nakainom. Dahil napakahalaga ng trabaho niya sa gitna ng kalsada. Dumaan daw sa due process ang pagsibak sa mga enforcer, kabilang ang pagbibigay ng ilang beses na warning. Ganun din ang monthly evaluation sa performance ng mga traffic enforcer. Para naman na patas, in fairness to the others na traffic enforcer, ay magtrabaho naman. Hindi yung babalik lang rito kung sahuran na. Positibo ang reaksyon ng ilang motorista sa hakbang na ito ng poso. Mainam daw na dumadaan din sa evaluation ng lahat ng traffic enforcer. Importante po sana kung papasok po sila yung hindi po nakainom. Giit ng poso na hindi nila kukonsintihin ang mga traffic enforcer na nagpapabaya sa kanilang trabaho. Samantala, umaasa ang poso na madaragdagan pa ang kanilang puwersa na tutulong sa pagmamando sa trapiko sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban. 1 North Central Luzon. Patay ang 3 sakay ng tricycle kabilang na ang 2 estudyante matapos maaksidente sa Binalonan, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Nakaalerto si Gab De Luna. Sa pool sa CCTV camera ng Barangay Sili, ang pagsalpok ng paparating na bus sa tumawid na tricycle sa MacArthur Highway ng Binalonan, Pangasinan. Sa report ng Binalonan PNP, 3 ang patay matapos maaksidente ang tricycle, lula ng driver at 4 na pasahero. Bandang alas 6:45 ng umaga kanina nang mangyari ang aksidente. Galing sa Barangay Road ang tricycle na minamaneho ng 66-anyos na driver nang sumalpok sa paparating na pampaserong bus na biyaheng Tabuk, Kalinga. Bukod sa driver ng tricycle, dead on the spot din ang isang babaeng college student at lalaking grade 10 student na pasahero nito. Habang critical ang 2 iba pa na nasa ospital. Ayon sa PNP, nagkausap na ang magkabilang panig at handa raw ang bus company na tumulong sa pamilya ng mga naaksidente. Sa pasukin ni Locos Norte, nagsalpukan ng 2 motorsiklo sa bahagi ng barangay Naglikuan. Sa investigasyon ng PNP, hindi nagbigayan ng 2 rider kaya naaksidente. Isa naman sa mga sangkot ay menor de edad. Parehong dinala ang mga sugatang rider sa pagamutan. Nakatakda namang mag-usap ang magkabilang panig. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Nasunog naman ang 2 palapag na bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban.
Sa video na ito, makikita ang apoy na bumalot sa dawang palapag na bahay sa barangay Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan. Sa paunang imbestigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa stockroom sa ikalawang palapag ng bahay. Tumagal ng halos 30 minuto bago naapula ang sunog. May narinig silang putok sa stockroom nila. So, doon po nila tinitingnan ngayon yung doon po sila ngayon nagpo-focus ng investigation. Walang nasaktan sa sunog pero labis ang paghihinagpis ng may-ari sa sinapit ng kanilang bahay. Inaalam pa ang halaga ng danyo sa sunog. Kaka-renovate lang nito, ma'am. Wala pang isang taon. Mabilis sa tinupok ng apoy ang dalawang video okay bar sa Barangay Arellano, Quezon, Isabela. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa kwarto ng video okay bar at mabilis na kumalat sa katabing establishmento. Tumagal ng mahigit isang oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Walang nasaktan sa insidente. Apat na Rinaldo, tiyakin na po talaga yung sunog kasi nga considering na yung make ng structure na yun ay light material, ang kanyang system and may mga sa cellphone video, makikita ang tricycle na nagliyab sa gitna ng kalsada sa Barangay Del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija. Tupok din ang mga karga nitong paninda. Tumagal ng mayigit 20 minuto ang sunog bago napula. Base po doon sa statement po nung may-ari, alam naman po nila na nag-overflow yung gasolina nun, sir. Tinadyakan daw po ng tinadyakan, nakakatadyak niya, sir, siguro doon na nagsimulang magliyab. Posible raw na nag-overheat ang sasakyan. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasawi ang tatlong katao sa Pangasinan dahil sa rabies ngayong first quarter ng 2024. Ang detalye sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Puspusan nga ang kampanya ng otoridad kaugnay sa tamang kaalaman sa rabies at pagpapabakuna kontra rabies. Nung nakarang taon, ang Pangasinan Provincial Health Office nakapagtala nga ng 6 na katao na nasawi matapos ngang makagat ng aso may rabies. Isang 82-year-old mula Aguilar, 11-year-old mula Sison, at 63-year-old mula sa Bayambang, Pangasinan ang nasawi matapos makagat ng asong may rabies. Naitala ito sa first quarter ng taon at hindi nagpabakuna ang mga nakagat ayon sa Pangasinan Provincial Health Office. Lubhang delikado ang rabies dahil fatal disease ito. Ayon sa health authorities, 100% ang pagkasawi kapag nakagat ng asong may rabies. Doon po sa mga nakakagat ng aso, hugasan kaagad po ang ating pong sugat na malinis na tubig at sabon. At pagkatapos po, kailangan tayo pumunta sa mga animal bite treatment centers. Nang sa ganun po, masuri po ito ng mga eksperto kung kailangan po kayo bakunahan o hindi. Dalawa sa mga nakakagat na aso, stray o mga asong gala, habang isa naman, domestic o alagang aso. Paalala pa ng otoridad, huwag kakatayin ng asong nakakagat dahil dadaan ito sa pagsusuri upang makumpirma kung may rabies. Huwag na huwag din itong kainin. Ang taong may rabies, maaring makahawa sa pamamagitan ng droplets. Ang rabies po ay isang virus, kaya kung kinain po natin ang aso na rabid, no, may sakit ng rabies, ibig sabihin po lahat po ng kumain yon ay kailangan po sila ay mabakunahan. Pamamagitan po ng pagtalsik ng laway opo, at sa ating pong mga mata, sa ating pong bibig, or even pag nag-share po kayo ng mga baso, no, ng mga inumens. Pag mainit po ang panahon, mas nagiging irritable po yung ating mga alagang aso at pusa na nagkukos po na mas mataas po ng animal bite cases. Kabilang sa sintomas ng mga taong may rabies, takot sila sa ilaw, takot sa hangin at takot sa tubig. Samantalang Dagupan City Veterinary Office naman ay merong scheduled na pagbisita sa bawat barangay upang magbakuna nga ng anti-rabies sa mga alagang hayop. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa gitna ng nararanasang tag-init at El Nino, patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga major dams sa Luzon. Sa monitoring ng DOST Pag-asa, negative 45.29 meters above sea level ang current water elevation ngayon ng San Roque Dam. Mababa rin ang negative 45.13 ang kargang tubig sa Pantabangan Dam, Nueva Ecija, na pangunahing pinagkukuhanan ng patubig ng Nia Upriis. Habang ang Magat Dam sa Isabela nasa 176.35 meters above sea level ang antas ng tubig. Patuloy din ang pagbaba ng water level ng Angat at La Mesa Dams sa gitnang Luzon. Dahil pa rin ito sa kakulangan ng ulan sa malaking bahagi ng bansa.
Samantala, nakitaan ng malalaking bitak ang dike ng isang barangay sa Calasau, Pangasinan. Pero sinisimulan na raw itong ayusin ng DPWH1. Narito ang report. May dagdag na 1.60 meters ang taas ng ginagawang dike sa Barangay Kisban, Calasau, Pangasinan. Ang dike ang nagsisilbing proteksyon ng mga residente mula sa pag-apaw ng tubig sa ilog tuwing may malakas na pag-ulan. Sinimulan na ng DPWH ang rehabilitasyon sa dike noong Marso gamit ang mahigit 46 million pesos na pondo mula sa ahensya. Mas maganda sir pag mas mataas. Kasi? Kasi para hindi na abutin ang baha. Darating na sila sa Lunis. Yung kasama namin para mas mabilis. Ayon sa barangay council, nakitaan ng malalaking bitak ang dike kaya kinailangan itong isailalim sa rehabilitasyon dahil sa mga bitak na pupunta sa mga kabahayan ng tubig mula sa ilog. Umaapaw dun sa Mesito, California, yung tubig ng ilog, naglilik yung sa may lumang dike natin. Target na matapos ang rehabilitasyon sa dike bago mag-Hunyo kung kailan inaasahan ang pagpasok ng tag-ulan. Meron din po kaming mga quick response team na naka-ready na. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pinalubog na dating munisipyo at simbahan ng Pantabangan, Nueva Ecija, muling lumitaw dahil sa pagbaba ng antas ng tubig ng dam. Sundan sa report ni CJ Turida. Sa drone footage, kitang tila maliit na isla na lumitaw sa gitna ng dam. Ito ang mga guho ng lumang bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. 1970s nang palubugin ng bayan para bigyang daan ng konstruksyon ng ngayoy, Pantabangan Dam. Sa bihirang pagkakataon, muling lumitaw ang istruktura ng dating munisipyo at simbahan. Ito ay dahil sa pagbaba ng antas ng tubig ng Pantabangan Dam. Bukod sa paglitaw ng lumang istruktura, pagkakataon din ito para sa mga magsasaka na tinatamnan ng kalabasa at pakwan ang lumitaw na bahagi ng lupa ng dam. Sa ngayon, negative 44.67 meters above sea level ang antas ng tubig ng dam. Dahil sa pagbaba ng tubig sa Pantabangan, may mga inilatag ng programa ang NIA o PRIIS para hindi maapektuhan ang patubig. Kung magpapatuloy-tuloy po yung ating pagbaba ng ating elevation, ay meron naman po kami nakahantabay na programa para po sa cloud seeding na kung saan ay makakapagdadagdag ng patubig mula po sa buwan ng Abril hanggang matatapos po ito ng Hunyo. Instant attraction ng paglitaw ng dating bayan ng Pantabangan. Pwede itong picturean, pero mahigpit na ipinagbabawal ng LGU ang paglapit sa lugar. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Karagdagang 15 pesos ang matatanggap sa sahod ng mga minimum wage earners sa Region 2 matapos na ipatupad ang ikalawang bugso ng dagdag na sahod sa Cagayan Valley Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, sa mga nagtatrabaho sa non-agricultural sector, dapat tumatanggap na sila ng 450 pesos na arawang sahod. Habang ang mga nasa agricultural sector naman ay 430 pesos ang daily minimum rate. Matatanda ang September 2023 nang una ipatupad ang first tranche ng wage hike sa Region 2. Kaso ng pertussis sa Pangasinan umakyat na sa tatlo. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Sinan Provincial Health Office ang surveillance sa mga nakikitaan ng sintomas ng pertussis. Tatlo na ang kumpirmadong tinamaan ng pertussis sa probinsya. Mga batang babae mula San Nicolas, Santo Tomas at Urdaneta City ang tinamaan ng sakit. Ngayong taon lang po tayo nagkaroon po ng kaso ng pertussis sa probinsya po ng Pangasinan. Wala po tayong naitala ng nakaraang taon, same time period. Itinuturing na proteksyon laban sa pertussis ang bakuna, kaya pinaiigting ang bakunahan sa iba't ibang bayan. Sa Mangaldan, Pangasinan, nagsagawa ang Rural Health Unit ng pagbabakuna sa iba't ibang barangay simula pa noong nakaraang linggo. Para maiwas po sa sakit. Patuloy na nakamonitor ang health authority sa mga individual na may sintomas ng pertussis. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo sa checkpoint sa Bigan City, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, nasita ang dalawa dahil walang suot na helmet. Nang hinga ng lisensya, isinuko ng dalawa ang mga nakasukbit nilang mga baril.
isang kalibre 38 na revolver at caliber 22 at mga bala nito. Wala pa silang pahayag sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition na isinampa ng PNP. Isa sa ilalim naman daw sa pagsusuri ang mga baril para malaman kung nagamit ito sa krimen. So, we gonna check kung ang mga suspect na to ay possibly involved man sa mga insidente on the past. If ever na magmash, so we can file whatever necessary cases sa kanila. Adjustment sa schedule ng pag-eensayo ng mga atleta para sa R1AA ipinatutupad dahil sa epekto ng mainit na panahon. Narito ang report. Tuloy-tuloy pa rin ang ensayo ng mga atleta ng Dagupan City National High School na sasabak sa Region 1 Athletic Association Meet. Ito'y kahit suspended ang face-to-face classes sa paaralan dahil sa mataas na heat index na umaabot sa 40 degrees Celsius o higit pa. Nagpapatupad naman ang adjustment sa oras o schedule ng pag-iensayo para maiwasan ang pagkakasakit ng mga atleta. Supposed to be ang nasa memo po natin is 7:30 to 11:30 tapos 1 to 5 pero pinapakiramdaman namin yung init. So instead na mag-end po kami ng 11:30, 10:30 na lang po pag sobrang init po siya. Ayon pa sa DepEd Region 1, tuloy ang R1AA meet sa April 22 to 27, 2024 na gaganapin sa Ilocos Norte. Titiyakin ng kagawaran ang kaligtasan at kalusugan ng mga atleta. Paghahandaan hindi lang ang mga kaso ng sports injury, maging ang posibleng heat exhaustion, muscle cramps at pagkahilo. Kapag mainit naman na po ang temperatura, ay hindi na po naglalaro yung mga bata po natin. May time limit po yun. Bukod dito, walang kanselasyon sa iba pa aktibidad ng mga paaralan ngayong Abril, gaya na lamang ng training para sa Regional Schools Press Conference. Samantala, may binuo na rin umano ang DepEd na mga miyembro ng Health Committee na titingin sa kalusugan ng abot sa 9,000 delegado para sa R1AA meet. Kasama si Jing Dacanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. EAC Lady Generals at Mapua Lady Cardinals handa na sa pagsisimula ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa darating na linggo. May report si CJ Turida. Umaasa ang EAC Lady Generals na sa Season 99 ng NCAA Women's Volleyball Tournament, tuloy-tuloy ang pagpasok nila sa Final Four. So pinagandaan po namin yung season na to. Nag-focus kami more on skills namin, syempre sa training. Sa bagong mga bata, sa mga bagong players, syempre yung system napakahirap kunin and we work out talaga sa system, sa efficiency ng system namin. Sa kabilang dako, puntirya naman ng Mapua Lady Cardinals na higitan pa ang kanilang pwesto sa team standings noong Season 98. Itong season na to medyo may pressure sa amin kasi yun nga, pumasok kami sa Final Four last season. So we aiming for higher place this year. Since puro bata nga po yung team namin ngayon, so mas kailangan namin nag-double time sa effort namin para mas mapunan namin yung pagkukulang namin from last season. Pero anuman ang magiging resulta ng kanilang kampanya, nangako ang EAC Lady Generals at Mapua Lady Cardinals na isang kapanapanabik na yugto ang Season 99. Ilang tulog na lang bakbakan na sa volleyball courts. Abangan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament sa darating na linggo, April 7, live sa GTV, alas 12 ng tanghali. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Pagbubukas ng two-way sa Arellano Street sa Dagupan City, nagdulot pa raw ng mabigat na daloy ng trapiko ayon sa ilang tsuper. May detalye si Joan Punsoy. Binuksan na sa two-way lane ng Arellano Street sa Dagupan City. Nakakapasok na ang mga sasakyan mula Bunuan Area at the Venecia Highway Extension. Pero para sa ilang tsuper, minsan maganda, minsan mas gusto ko pa yung dati. Oh. Matrapik kasi eh. Dahil dagsaan kasi tapos hindi pa tapos. Dapat nung binuksan nila, tinatapos na lahat para wala nang aberya. Pero ayon sa Dagupan City Public Order and Safety Office, nakatulong ang pagbubukas ng kalsada. Kahit na sinong tsuper yan, may CCTV naman tayo dito. Kahit na tingnan mo yung mula kahapon hanggang ngayon, may CCTV kung may ano. Nagkaroon lang ng ano dyan, yung pababa. Doon sa malapit na Alimango, siyempre bako-bako 'yun. Sa ngayon, mas lumuwag din umano ang daloy ng trapiko sa ibang kakalsadahan sa lungsod. Ay gumanda. Dito sa Burgos nabawasan kasi wala na yung bunuan na manggagaling dito sa may NBI de Benencia. Doon na sa Arellano. Kaya dito sa Burgos nabawas. Ang namumblema lang kami ngayon sa may Rizal. Kasi yung mga pantal na pupunta sa karanglaan, imbis na didiretso na lang, ginagawa yung drainage banda doon. Kaya sa Rizal lahat dumadaan. 70 to 80% na raw tapos ang pagsasaayos ng kalsada sa Perez Boulevard, MH Del Pilar Street, Arellano Street at AB Fernandez Avenue. Hinikayat naman ang mga tsuper na sumunod sa loading at unloading zone para mas maging mabilis ang daloy ng trapiko. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, antas ng tubig sa ilang water reservoir ng Baguio Water District patuloy ang pagbaba. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Apektado na ang supply ng tubig sa mga water reservoir ng Baguio Water District dahil sa El Nino. Dulot na lang siguro yung panahon kasi pag mainit na nagpo-produce ng nag-evaporate, naiipon yung sa taas. Sinabayan pa ito ng mataas sa demand sa tubig na nagsimula pa noong December 2023, kaya lalo pang bumabang antas ng tubig sa mga reservoir ng BWD. Dahil dito, apektado ang supply ng tubig sa 8 barangay sa syudad. Aabot 10%, katumbas ng mayigit 4,000 households ang nakararanas ng kawalan o limitadong supply ng tubig. So, may mga areas na critical, yung matataas at mga areas na walang available water resources. Ina-advise namin yung mga customers namin na affected. Mag-avail na lang mga water deliveries namin para hindi naman affected yung iba. Sa projection ng BWD, posibleng magtagal na lang hanggang Mayo ang supply ng tubig sa Santo Tomas Rain Basin na isa sa mga pinagkukuhanan ng tubig ng BWD. Patuloy ang monitoring ng BWD sa iba pang water sources mula sa underground at spring water source. Bukod sa 64 na deep well, activated na rin ang karagdagang dalawa pang water source para mapatubigan ang iba pang lugar. Nagpapatuloy rin ang water supply exploration at new deep wells commissioning. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagpapatupad ng araw-araw na inspeksyon ng PNP sa mga resort sa Calasiao, Pangasinan kahit tapos na ang Semana Santa. Ayon sa PNP, dinarayo ang mga swimming pool sa resort ngayong mainit ang panahon kaya kailangan na matiyak ang kaligtasan ng mga nagpupunta. May ipinatutupad naman daw na sariling regulasyon ang pamunuan ng mga resort. Sa ilang establisimento, pinapayagan ang pagbili at pag-inom ng alak pero mahigpit na ipinagbabawal ang paliligo sa pool kung nakainom na. Samantala mga kapuso, alam nyo ba, mayroong 10 palindrome dates ang buwan ng Abril ngayong taon. Ito ang April 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, at 29. Ang salitang palindrome ay mula sa Greek word na palin at dromos, na ang ibig sabihin ay again at running. Kaya ang palindrome ay mga salita o numero na kapag binasa kahit pabaligtad, ay pareho pa rin ang baybay. Ang galing ano? Tulad ng madam, civic, noon, kayak, mom, level at marami pang iba.
Mga kapuso, mainit ulit ang panahon sa halos buong bansa pero hindi inaalis ang posibilidad na umulan sa ilang lugar. Dalawang weather systems kasi ang nakakaapekto ngayon sa bansa, ang ridge ng high pressure area sa bahagi ng Luzon at Easterlies sa Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, maliban sa Isabela at Ilocos Sur. Posible rin ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa hapon o gabi. Iba't ibang aktibidad gaya ng ATV rides, picnic at iba pa dinarayo sa Lingayen, Pangasinan ngayong tag-init. Ating dayuhin sa ulat ni Joan Punsoy. Hanap mo ba'y bagong pasyalan para makapag-relax ngayong tag-init? Halina't dayuhin ang newly discovered haven for peace and relaxation sa Lingayen, Pangasinan, ang Estanza Recreational Park. Iba't iba aktibidad kasi ang pwedeng subukan. Andyan ang ATV rides, kung saan pwedeng maglibot sa patag na bahagi ng pasyalan. For 150 pesos, pwede ka nang mag-rides ng 10 minutes. Mas matagal, mas mataas din ang bayad. Maganda daw po dito. May peace po. Peaceful po. Perfect din ang site for camping and picnic. Kasi parang bago pa po siya. Tapos nung napuntahan ko po once ay nagustuhan ko po. Relax siya. Tapos mahangin. Shady ang place dahil sa mga nakatanim na agoho trees. Isa sa main attractions dito sa lugar itong mga duyan. Sabi nila may renta ito. Hindi basta-basta pwedeng umupo at mag-enjoy. 25 pesos per hour ang kailangang bayaran. So pag umupo ka na dito sa duyan, hindi ito libre. Timer starts now na at kailangan maubos ang isang oras para makabayad ka ng 25 pesos. Nakaka-enjoy na mag-relax. Kasi parang lumayo ka doon sa syudad. Nasa gitna ka ng forest na malayo sa nakaka-stress na buhay. So talagang nakaka-enjoy dito. No problem kung feel mo lang mag-park and relax. Meron ding food and drinks sa lugar para sa mga barkadang chill lang ang hanap. Pero strictly no liquor allowed in the area. Kung nais naman ang beach, don't you worry. Dahil few minutes away lamang ang Estanza Beach. Sa ngayon, free entrance pa sa lugar. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Best way para mapalamig ang mainit na ulo ng jowa mo? Siyempre, surrender mo lahat yung sahod mo sa isang linggo. Oh no! Bili na lang ng pyesa, tas pagkain siguro. Depende sa trip niya, sir. Huwag mo nang sabayan yung init ng ulo ng asawa mo. Sundoy mo na lang kung anong gusto mo. Lalagyan ng ice sa ulo. Lambingin, sir. Yung may halong kwan. Milty. 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 Yun yung ano, kahinaan ng mga ka-chicks. Sir, wala ko nun. Wala ko nun. Sir, wag na lang mag-jowa. Walang palalamigin. Samantala, mapaparin niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. That's GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.